Hi, good morning mga kasari-sari on the spot chakpak. Welcome to my channel. Ayan, Lunes na naman po ngayon at ngayon po ay 29 ng November. So, ayan, dahil po day po na naman ang ganap ng aking day off. Yan po ang aking vlog for today. Ayan. At syempre, hello po sa mga taga-Pilipinas. Hello netizen. Ayan, nakikiuso na naman si Madam Inocha. Ayan, dahil po day off po ngayon at tanghali na rin, alas 12 na pala. Mag-alas 12 na. So, magluluto po ako ngayon ng patola. Ayan. Hindi pa po nag-ayot yan. Yan po yung patolang mabango. Kasi ang patola ay, sa pagkakaalam po ngayon, ay dalawang klase. Yung may tulis-tulis sa balat. So, ito yung mabango yan, sinauna, na patola na kinagis na po. So, ingredients lang natin, bawang, kamatis, at sibuyas. At saka po meron akong hipon. Ayan. Pinagalaw po ng ulo dahil galing na po siya sa rep. Hindi na po siya ka-fresh hang. Kasi nire-reserve ko na po sana yan hanggang December at New Year. Kaya bumili ako ng marami yan. So, ang dito po kasi pag nag-cut off ng shrimp, bawal talaga manghuli. Sumusunod sila sa batas. So, yun ang kagandahan dito. Kaya pag nag-harvest, marami. So, sa madaling sabi, kaya po ako nag-i-stock para meron ako pang sahog sa mga gulay. So, ngayon, dahil sa January pa raw naman, so, gagamitin ko muna siya. O, yan. At magluluto na po tayo ng patola with hipon. Yan po ay ulam po ngayon tanghali. At saka meron akong dalawang pirasong daing. So, ayan, gagayat-gayatin ko muna ang ating patola. So, ano mga kasari-sari ang despat-jakpat? Meron kasi na maganda raw itong patola sa may mga kontra anti-prostate cancer. Ayan. So, wala naman po akong alam at wala naman akong formal na pag-aaral dyan. Batay lang sa mga napapanood ko sa YouTube. Alam mo naman sa YouTube, may true at may hindi. So, depende na lang sa atin kung mapipil natin kung anong gusto. Alam ko, gulay ito, masustansya. Ang benefits pa sinasabi, ayun nga, anti-prostate cancer. Para sa mga lalaki lang yun. At hindi ako kasali doon. Ambitious. So, ayan na. At nahimay ko ng ating patola with hipon. So, mag-isa na po tayo magluto. Ayan, meron na tayong mainit na mantika sa kawali. Start na tayo. Isa lang muna natin. Ayan na, at nagpupula na ang bawang. Gusto ko sa bawang medyo brown. Yung iba kasi ayaw na susunod ang garlic. Pero ako gusto ko naka-brown yung garlic. Ewan. Oo, oh, masarap ang amoy. I love bawang. So, ilagay na po natin ang tomato. Gising natin mabuti ang kamatis. Pero lalagyan ko muna siya ng black pepper. Powder. Powder black pepper. Nahilig ako sa paminta. Ayan. I love it. So, igisa natin mabuti ang kamatis. Ayan. So, dahil nagigisa na ating kamatis, lagay na natin ang hipon. Hindi ko na po siya binalatan kasi ako ang kakain, gusto ko na may hinihimay ako pag kumakain. Ayan. Gusto ko may challenge ng konti. So, para naman po doon sa iba, pwede nyo pong balatan ang hipon. Ayan. So, ayan, igisa lang natin. At dahil nga wala na, may allergy ako sa patis, hindi ko alam, akala ko ang mahirap, walang karapatang ma-allergy. Pero ako talaga may allergy sa patis, kaya salt ang ating gagamitin. Pero mamaya na yan,
Lagay na rin na po natin ang ating patola. So, ating kukulubin siya ngayon. Tatakpan natin. Ayan. Kung napapansin nyo sa mga una kong mga vlog, itong kawali na ito ang ginagamit ko. So, dahil na-miss ko siya, ginamit ko ulit. So, ito po ay tatakpan natin at lagyan muna natin ng onti-onting tubig dahil yung patola ay may sariling sabaw. So, huwag natin ladaminan. In for sure lang na hindi siya mag-aangin. Ikulog natin, takpan natin. Ayan. So, ayan, sari-sari ang despat jackpot habang pinapako ating kinukulog yung patola with hipon ang ating pananghalian. Ay gusto ko munang mag-shout out dahil kaunti lang naman po ito, ay huwag naman sana kayong mainip. So, big shout out kay Josepina Orejola na Mauban, Quezon, si Reynaline Amparo Sanyal, Ana Alsen na Mauban, Quezon, at big shout out din po kay Camille Joy Abinilla, at si William Kidd, at Rosan Latagan, big shout out din po kay Geraldine Villamena. So, iyan lang po ating subscriber for today, mga sir at ma'am. At ayan. Maraming salamat po sa mga subscriber ko, mga nasusuporta sa akin. Maraming salamat. At sana yung mga nag-unsubscribe, bumalik na po kayo. Just keep on watching po sa aking video, mga kasari-sari ang Los Blagdiampan. Para sana kung papalarin tayo ay marami tayong magagawang project dyan. Ayan. At so, tingnan na natin yung ating niluluto. So, ayan. Ating tingnan na natin. Oh, luto na. Oh, my God. Luto na po ang ating patola. So, kailangan lang natin ay tikman kung may lasa na ba siya. Tingnan ko lang po kung may lasa na. Okay, lagyan na lang natin ng konting ajinomoto. Konti lang. Suluto na ang ating patola with hipon. Ito po ay napakasimpleng luto. Simpleng luto sa bahay ng mga kagaya ko. Ayan, atin ang patay ng apoy. Ayan. Ay, ayan. So, ayan. At tapos na po tayo magluto. At ito na ang ating patola with hipon. Ayan. Simpleng ulam po yan at masustansya rin naman siguro. Tapos meron akong daing isang piraso. So, let's eat po tayo. Try natin tikman ang ating patola. Ganito lang po ako simpleng kumain. Wala akong maraming seche bureche. Ayan. Pagpasensya na po nyo kung napaka-jologs na pinapanood nyo. Pero ayan. So, yung sinasabi ko sa hug ko na hindi ko tinanggalan ng balat kasi gusto kong may challenge. So, kung may kung binalat ako na to, wala nang challenge. So, ayan. May sarap po kasi hindi masyadong labog. Tapos ang ating patola. Kain po tayo mga kasari-sari ang Los Padjakpat. At kung naririnig niyo po yung ikot ng aking nilalabahan, so ayun. Yan po ang ganap tuwing day off ko. Yan ang buhay ko. Medyo sad nga lang dahil this week napakahinang amin siya. Sarap. Ganun pa man, magpasalamat tayo sa Diyos dahil nakakaraos tayo at walang sakit. Ayan. So susubo po muna ako ng kalaki-laki.
Ang sarap po, promise. Hindi ko ipagpapalit sa mamahaling restaurant. Ayan. Ayan. Ang sarap po. Ito yung original na lasa ng patola, mabango. So, shout out po sa ating lahat. Advance Merry Christmas. After tomorrow is December na. Pasko na! Wala pa rin biyanan. So, ayan, na-excite ako pero masaya ako para sa mga bata, para sa mga pamangkin ko. Although, ang Pasko naman ay talagang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. Iyon ang sabi. Okay? Dahil hindi ko rin naman alam. Kahit tumanda ako ng ganito, iyon ang paniniwala ko. So, ayan, excited ako para sa mga bulilit at maranasan uli nila ang Christmas. Ayan. Sana po ay patuloy na mawala ang virus na yan. So, ayan. God bless po. At mabuhay tayong lahat. See you in my next vlog. And thank you very much.